kung sino man ang meron, hindi siya magbigay. So, paano yung pagkano ng finances? Ano ba ang mahawak sa iyo? Sweldo niya, binibigay niya sa iyo, or meron din niya? Ganito pong ginagawa namin. Nasa akin po yung budget talaga ng house, for the whole house. Pero we set aside budget for ourselves. Kasi paano kung meron siyang gustong bilhin para sa sarili niya, meron akong gustong bilhin para sa sarili ko. And then the other goes to our savings. Pero we don't count, kunyari, malaki kinita mo, malaki kinita ko, hindi walang ganun na portion. Kasi nga, mag-asawa kami. So dapat, hanggang pagtanda namin, nagtutulungan kami hanggang retirement namin para mas makaginhawa ang buhay namin. Hinihintay mo lang kung magkano sabihin niya sa'yo. Wala ka ng mga question-question. Hindi. Alam ko kung magkano kinikita niya. Alam niya kung ano magkano kinikita ko. Pero kahit ilan ang kunin ko sa kanya, hindi naman yun kine-question ng asawa ko. Kahit magkano ang kunin ko sa kanya, kahit kunin ko pa buong pera niya, hindi yun question dahil pera ko din yun. Ngayon, kahit kunin niya pa buong ari-arian ko at buong pera ko, okay lang sa akin. Dahil asawa ko. Asawa ko siya eh. So, anong meron ng asawa mo, sa'yo din yun. Kung anong meron ka, sa kanya din yun. Sa'yo rin yung ari-arian niya. Sa akin din ang ari-arian niya. Sa akin siya buong-buo. Hindi mo sinishare? At ako din sa kanya buong. So walang circumstance sa inyo, no? Kasi ano yung magaganda mga flight attendants. Confident naman ako sa asawa ko na marami naman siyang time for us. Hindi naman siya nagkukulang for me. Hindi naman siya nagkukulang kay Ayesha. Pagdating sa time, lagi kaming inaayos namin yon. It all boils down ano time scheduling and prioritization. Anong pa-prioritize mo? You have to prioritize lahat talaga kung ano yung mas importante sa'yo. So doon ka talaga pagdating sa scheduling. Yes, no? Parang doon ka rin pagsama ninyo na rin, doon ka na rin tuloy nag-mature, di ba? Kasi ang bata mo rin. Walang bilangan. I mean, kahit hindi naman artist or hindi naman piloto or kahit anong job yan, dapat walang nagbibilangan sa mag-aasawa. Dapat hindi kayo maging madamot sa isa't isa and you always have to help each other. Like for example, ako, asawa ko, pag wala akong PA, tas wala siyang trabaho, ako siya yung nagda-drive sa akin. Siya nagagano, wala akong driver. Pag siya naman, kailangan niya ng tagaluto or something, ako rin nagpa-plan siya, ako rin naglalaba. So we just have to help each other pagdating sa mga career namin. We have to support each other. Walang selosan factor, walang inggitan. Kasi ang maganda naman sa aming mag-asawa, ibang-iba yung career namin sa isa. Isa, entertainment, isa, aviation. So ako, hindi ko naman inaasam na mag-earn line. Tapos siya naman din, hindi nga rin naman inaasam mag-artista. Kahit pwede naman siya maging artista. Pero may time ba na ano, parang pinigilan kanya sa